Welcome back sa ating free video training series. Dito lang kami ngayon, nag-enjoy, naliligo. Pero I hope nag-enjoy ka din, no? I hope nag-enjoy ka din at marami kang natutunan dun sa ating video number 1. And napanood mo na ba? At natapos mo ba yung video number 1, ha? Make sure na natapos mo yun, okay? And remember, kung natapos mo na yun, remember, pinag-usapan natin yung master plan at yung tools na kailangan mo para magkaroon ng successful na internet business at para kumita ng malaking income sa internet. Pero dito naman sa video number 2, ang magiging topic natin, ang pag-uusapan natin ay yung strategy. No? Yung strategy kung paano mo gagamitin yung mga tools na pinakita ko sa iyo sa video number 1 para magkaroon ng successful na business na kumikita ng millions of income online. So, make sure natapusin mo itong video number 2 dahil exciting yung mga pag-uusapan natin. Okay, pero bago tayo mag-proceed dun sa strategy training, gusto ko muna na yayain ka. No? Gusto ko muna na samahan mo ako dahil may gusto lang akong ikwento sa'yo saglit. Sinama kita dito dahil gusto kong ikwento sa iyo at i-share sa iyo yung personal story ko. Tandang-tanda ko pa kasi nung nagsisimula pa lang ako sa business ko, sobrang gipit na gipit kami sa pera. Yung time na yun kasi, kauwi ko lang galing abroad, dati akong OFW. At nagkataon na yung time na yun, kapapanganak lang din ng first baby namin. Okay? At natatandaan ko, nakikita lang kami sa maliit na kwarto. At sa sobrang gipit namin sa pera, wala kaming kagamit-gamit halos. Isang gamit lang yung meron kami. Isang banig na ganito kami. Tapos yung banig na yun, tuwing gabi, nilalatag ko siya sa sahig. Doon kami natutulog. Tapos kinaumagahan, liligpitin ko siya. Sasandal ko sa pader. Tapos doon na kami uupo sa sahig. At madalas doon na rin kami kumakain. At one time, nagpunta kami sa isang fast food. Ginawa namin sa sobrang gipit sa pera. Bumili lang kami ng isang burger, hinati pa namin sa gitna na yun para lang makakain. At sobrang hirap at sobrang sakit sa dibdib kapag alam mong wala kang perang madukot sa bulsa mo. Alam mo yun, sobrang sakit kapag alam mo at na-realize mo na hindi mo maibigay at maiprovide yung pangangailangan at yung mga gusto ng mga mahal mo sa buhay. At after nun, na-discover ko yung about sa internet marketing. At doon na nagkaroon ng mabilis pagbabago sa buhay ko. Even yung mga kakilala ko, yung mga kaibigan ko, nagulat din sila sa sobrang malaking changes na nangyari. At naniniwala ako na itong business na to, itong industry na to, itong internet marketing, itong online marketing, itong network marketing, ito yung solusyon, ito yung sagot sa mga matagal ng pinagdarasal at hinahanap ng maraming tao. Saan ka makakakita ng isang career kung saan ang isang katulad ko na walang natapos sa pag-aaral, walang kahit na anong alam, no, sa kahit anong klase ng business at galing sa buhay mahirap, ang pwedeng kumita ng malaki at mabago ang buhay. Wala. Ay dito lang. At ang intention ko dito sa video na to, dito sa video training series natin, ay maibigay sa'yo kung ano yung mga strategy, kung ano yung mga knowledge na natutunan ko para ikaw ang magawa mo. Gamitin mo itong ibibigay ko sa iyo, mga strategy at knowledge. Gamitin mo siya sa buhay mo. And my hope, ang ipinagdarasal kong mangyari sa iyo ay magkaroon ka rin ng magandang pagbabago sa buhay. So i-apply mo siya, i-apply mo lahat ng mga matutunan mo and experience change in your life. So ngayon, ang gusto kong gawin ay bumalik tayo dun sa bahay para ituro ko na sa iyo yung dalawang strategy na magagamit mo to make lots of money on the internet at para magkaroon ng successful na internet business. Let's go! Pag-uusapan natin ngayon yung dalawang strategy na pwede mong i-apply para kumita ng malaki sa internet gamit yung mga tools at yung master plan na pinag-usapan natin sa video number 1. Right? Sa strategy number 1, napakasimple lang. Gagamitin mo yung mga tools na pinakita ko sa iyo. Okay, for example, you can use blog, no? Pwede mong gamitin yung blog para mag-publish ng content, no? Para makapag-publish ng content at magawa mo yung content marketing. Right? Kapag nagawa mo yon, ang mangyari, makakapag-create ka ng awareness
at magsisimulang malaman ng mga tao yung tungkol sa business mo. Alright? And then after mo makapag-create ng awareness, after mo silang ma-attract yung mga tao, no, sa iyong blog, ang gagawin mo, ang next na gagawin mo ay ililid mo sila papunta sa iyong capture page. Okay? Ililid mo sila sa iyong capture page. At gagawin mo yon, remember, para ma-capture mo yung kanilang mga contact information. Napaka-importante nung part na yon. Napaka-importante na makuha mo yung kanilang mga email address, no, yung kanilang email list, para magawa mo silang ma-follow up. Okay? Remember, follow up is very important. Important na multiple times mo silang ma-expose sa iyong business at sa iyong opportunity. Alright? And then after that, pwede mo na silang i-lead papunta dun sa iyong offer. And again, kahit anong offer pa yan, kahit anong business pa yan, kahit na anong service pa yan, yun pwede mo siyang gamitin. Ito basically yung strategy number one na pwede mong gawin. And siguro kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business, no? Kung ikukumpara natin siya sa isang traditional business or offline business, pwede natin siyang i-compare sa isang fast food. No? For example, McDonald's. Okay? Itong vlog mo, no? Itong vlog mo, ayan yung magsisilbing signage, no? Yan yung magsisilbing signage na mag-a-attract ng mga tao. Di ba signage, yan yung taga-grab ng attention, no? Taga-tawag ng pansin. Okay? And then, ito namang capture page, yaan yung magsisilbing pintuan. Yan yung magsisilbing pintuan kung saan papasok yung mga tao. Okay? At kapag nakapasok na sila, dun mo na sila pwedeng i-lead sa yung products, sa yung offer. Okay? So, for example, in our analogy, no? Ito yung parang magiging burger mo. Alright? So, parang ganyan. Okay, so anong gagawin mo? Kung gusto mong kumita ng malaki at makapagbenta ng mas maraming product, gagawin mo, you simply attract more people. So you simply attract lots of prospect. Gagamitin mo yung blog para makapag-attract ng mas maraming tao. At kapag nakapag-attract ka ng mas maraming taong papasok sa pintuan mo at mas maraming taong makakakita ng product na binibenta mo. Right? So this is strategy number one. At itong mga to, itong kabuuan na to, yan bale yung magiging entire system ng business mo. Yan yung magiging entire system ng negosyo mo. Yan yung magiging focus, yan yung magiging center ng iyong internet business. Alright? And yan yung strategy number one. And meron pa tayong strategy number two. Alright? Itong strategy number two, kahawig din ito nung strategy na in-implement ng McDonald's. Okay, kasi parang ganito eh. Sabi ni McDonald's, no? Paano tayo kikita ng mas malaking income? No, paano natin mas mapapalaki yung ating negosyo? No, paano tayo mas makakapag-expand? Alright? So, ang ginawa niya, ang naisipang gawin ni McDo ay itong buong existing system niya, ang ginawa niya, sinimulan niyang i-offer yan sa ibang tao. No? So, parang ganito yung tinanong ni McDo. Sino dito yung gusto ring magkaroon ng successful na business para kumita gamit yung existing business namin at gamit yung mga tools na meron kami? Okay? So, yun yung ginawa niya. They started offering their business as a franchise. So, yung mga tao, ang nangyari, lumapit sa kanila, no? Lumapit sa kanila and nag-apply sila kay McDonald's. Kung sakaling qualified sila, ang mangyari, magbabayad lang sila ng at least 30 to 50 million, tapos magagamit na nila yung entire business ni McDonald's. Okay, so yun yung second strategy na ginawa niya. They started offering people a way para magamit yung kanilang entire business system. So yung ginawa ng mga tao na to, no, nag-apply lang sila, nagbayad sila ng 30 to 50 million, and then nagamit na nila yung business system ni McDonald's. And alam mo ba, na sa buong mundo, no, sa buong mundo, okay, 75% ng lahat ng McDonald's ay pagmamay-ari ng mga franchisor, no, ng mga franchisee. At 90% sa US, 90% ng lahat ng McDonald's store ay franchise. So ito yung strategy na ginawa nila para ma-expand yung business nila. Ito yung strategy na ginawa nila para maging multi-billion dollar company.
Right? Itong pinakamalupit, no? Itong pinakamalupit. Habang itong mga franchisee na to ay nakakapagbenta ng mga products, habang itong mga franchisee na to ay nakakapag-acquire ng mga bagong customer, habang lumalaki yung business nila, habang lumalago yung business nila, ang nangyayari dito kay McDo ay kumikita pa rin sila ng mga royalty income, na franchise royalty income. Ibig sabihin nun, habang mas nagiging successful itong mga partners ni McDonald's, no? Habang mas kumikita yan ng malaki, habang mas nagiging successful yung business nila, mas lalong nagiging successful at mas lalong yumayaman si McDo. Okay? Now imagine, what if magawa mo din yung nagawa ni McDo? What if magawa mo ding ma-offer sa ibang mga tao yung existing business at yung mga ready-to-use na tools na pinakita ko sa iyo sa video number one. What if magawa mo rin yun? No? And what if habang yung mga partners mo, no, ay nagiging successful at habang kumikita sila ng malaki, no, mas lalo ka rin kumikita ng mas malaki at mas lalo kang nagiging successful by helping them become successful, by helping them to earn more money, you become successful, more and more successful in your business. Yun ang magagawa mo kung sakaling mag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program. Yun ang magagawa mo, na magagawa mong ma-offer sa iba yung aming existing business system at yung ating existing mga tools, no? Kapag nag-qualify ka na maging part ng aming affiliate program, kapag nag-qualify ka na maging affiliate partner namin. Kung gusto mong malaman kung paano ka magka-qualify na maging affiliate partner, at kung gusto mong malaman kung paano mo magagamit at ma-access yung aming system, yung aming tools, okay, make sure na abangan at panoorin mo yung third and final video natin. Okay, doon ko sasabihin sa'yo at doon ko i-explain sa'yo kung ano yung mga specific actions na gagawin mo para mag-qualify bilang affiliate partner. And I'll be straight with you, no? Hindi lahat ay pwedeng makapasok. Hindi lahat ay pwedeng maging affiliate partner. Okay? Pero kung gusto mong magkaroon ng successful na business na kumikita, kung talagang interesado kang magkaroon ng magandang pagbabago sa buhay mo, kung gusto mong kumita ng malaki, at kung gusto mo talagang ma-access yung system at yung mga tools natin dito, magkita tayo sa third and final video. Ngayon, gawin mo, mag-comment ka sa baba. Okay, mag-comment ka sa baba ng video na ito. Sabihin mo kung ano yung pinaka-nagustuhan mo at sabihin mo kung may katanungan ka, post mo rin dyan. Pag nabasa ko yung tanong mo, sasagutin natin yan. Okay? So magkita tayo. Make sure na abangan at panoorin mo yung video number 3. See you in video number 3.